Magandang umaga mga kabayan, Ron CV Vlog. Narito po tayo sa Aroseros Park. Ito yung the last lang of Manila. Ito yung huling gubat. Sa ngayon po ay dinidevelop po itong area. Pero ito po yung ating i-update ngayon. Ito nga Esplanade Project dito po sa may Aroseros Park. Ito lamang po yung Quezon Bridge. Ayan po. So, doon sa ano, marami na po nagagawa, no? Doon sa may Jones Bridge, yung Esplanade Project po doon. Lahat po ng tulay ano, ng, dito sa Maynila ay merong may mga ganito. Yeah, meron dito sa Quezon Bridge, meron doon sa Jones Bridge. At meron din pong Esplanade Project na ginagawa din dyan sa may Ayala Bridge. Okay, puntahan po natin dyan sa kabila. So from time to time pasyal tayo dito, no, sa mga Esplanade Project. Kagandahan lang dito tong area na ito, palibasa ito po Aroseros Park. Talagang nababantayan po, no. Walang mga street dwellers na naninirahan, hindi po katulad doon sa may likod ng Manila Post Office. Yeah, so dito po walang mga street dwellers na naninirahan, and hopefully mailagay din po sila sa ano, sa tamang lokasyon kung saan po sila nararapat. Ayan lamang po yung Quezon Bridge. Ayan, pinatitibay din po yan, under construction pa rin na. May mga gumagawa dyan. So ito yung ating pakakabangan po natin. Ay, parang mas malaki yung nasa ano, mas mahaba yung nasa may likod ng post office, no? Eh, mamaya panik po tayo kung papayag sila. Eh, may mga kahanda na rin po yung mga pagkakabitan ng mga poste, no. Eh, mas mahaba po yung nasa may likod ng Manila Post Office. Ah, ito po Pasig River na to, no. Ito yung mga water hyacinth na napupunta po doon sa Manila Bay. So dito po yung dumadaan. Ah, galing pa siguro ito ng Laguna Divay, no. Yeah. Ganda to, isa to sa project natin pinakahintay. Ayan lang po yung Quinta Market. So meron din diyang ano, parang footbridge diyan ano na ginagawa para sa tao lang naman. Yan po yung ayan na po yung pundasyon na ginagawa nila. Bukod sa may tulay, yan meron pang footbridge na pwede tayo madaanan diyan. Ayan, so both side may mga ano na po ganyang pundasyon. Ayan, rough pa yung ano, no, itong flooring.
Doon sa ano, medyo ano na, no, parang tingin ko mga nasa 90% na, no, yung sa may Jones Bridge na Esplanade. Pero ito, yung mga railings kahit pa paano, na lagyan na rin. Pero marami pa yung lalagyan na ano, harang. Ayan, both sides po may harang yan. Ang ganda nga lang ng location dito, no. Kasi ito, no, ito yung Arroceros Park. So ito din i-develop tong area. Once na kapasyal tayo dyan, dito, ito isa rin to sa ating mapupuntahan. So DPWH po, no, yung may hawak nitong project. Excited din po talaga tayo sa magiging outcome dito po sa project na ito. So naglalagay na po sila ng ano, ng mga tiles, yan. Naglalatag na sila ng tiles, ano? Yan. Kung ano po yung tiles na kinabit doon sa kabila sa may Jones Bridge, yan, ito rin po yung nilalagay. Yan na po, at inumpisa na nila yung paglalatag ng tiles, ano? Dito. So hindi pa ito yung itsura nito, no. Ayan, pa-finishing pa nila yan, mapapakita din pa yan. Mas mahaba dun sa ano, sa may ano, likod ng Manila Post Office. Pero ang kagandahan nga lang dito, pupuntahan pa natin ito, Arroceros Park. Maganda to, malawak din po itong lugar na ito. Ayan, talagang nature na nature, talagang inalagaan po ito, no. Ito yung tinatawag na the last lung of Manila, huling gubat. Kung kaya talagang pinoprotektahan itong mga puno po dito. Plus ito pa, meron pang project na ginagawa, no, itong Esplanade Project. Sa 400 square meter po, no, mga kababayan, itong area ng Esplanade Project po dito. Ayan, ito lang yung Quezon Bridge at Arroceros Park.
So ito rin yung sa isa sa inaantay din po natin na matapos ano, itong River Lane project. Designated para sa pedestrian lamang ano. Ayan, from Quinta Market hasta Tagasca dito sa Luton. Tapos ito na po yung Crescent Bridge. Ayan, malapit na po tayo. Pagbaba dyan, Quiapo na po. Roseros Park. Tagal din po tayo hindi nakapashell dito, no? So dinidevelop po tong area, mga kababayan. Marami pang pag-construction ginagawa rito. So yung walkway, yan, naayusin din po ito. Ha? Sarap dito, maririnig mo lang mga huni ng ibon. Ay, natumba pala yung puno rito. Siguro nung nagdaang ano, bagyo, no? Ay, ganda ng area na to. So may mga gumagawa pa dyan sa loob, ano, naayos pa nila. Hindi na muna tayo papasok sa loob kasi may mga gumagawa. Pero ito po yung mga puno po dito. Talagang iniingatan po ito, pinipreserve itong lugar. Sana ito maayos din, ano, kapag okay na. So may mga marker silang nilagay rito, mga tali, ano. Yan, ayusin nila. Inilago, no? Sabi rito, Lagoon is adopted by Manila Doctors Facilities Management Department. Sana maayos din po ito, no? Since nag-uumpisa na po yung mga proyekto rito. So meron tayo dating nakakausap dito, no? Yung nagbabantay po rito. Ngayon wala na siya dito, no? Na-feature din siya sa, ano, sa GMA 7. So yung mga dahon po dito na hinahayaan lang siyang mabubulok dyan. So hindi nila sinusunog. Naturally, mabubulok lang siya dyan para pataba rin siya sa lupa at the same time. So may mga ano na tali-tali na po, no, kasi inaayos nga po ito. Natumba yung kahoy, no? So ayusin pa po, dine-develop tong area. Ay, so ito sa ating ano,
Pakakaabangan din po, no? Biro niya, Roseros Park. Tapos may Esplanade dyan. Tapos napakalapit lamang din po ng Metropolitan Theater dito. Tapos may Hidden Garden, Jones Bridge, no? Tapos mga Esplanade Project.